What's up guys? This is Justine Emmanuel. Together with me, it's Justine. And welcome to my vlog. Okay, so for today's video, gagawa kami ng video about study hacks or study habits na ginawa namin when we were in elementary, high school, college. So, bibigay namin yung mga tips kung paano kami naka-survive sa pagiging estudyante. Okay? So, ready? Let's do it. One! Wow! Tip number one, makinig sa discussion ng teacher. Wow! Wow! And mas better kung makaka-participate ka while discussing yon sa discussion. Kasi pag ganun, mas mariretain yun sa utak mo. Ibig sabihin, pag nag-re-review ka, may isip mo, ay, sabi ng teacher mali ito, tapos sumagot yung kaklase ko, itinorek niya. So, ito talaga yung tamang sagot. So, ganito, ganyan, matatandaan mo yun pag nag-aaral. Makinig. Tip number two. First, read. Second, read. Third, and read. So, yun yung pinakamahalaga. Or second, to listening. Yun din yung mahalaga na gawin bilang estudyante ka. Magbasa ka, magbasa, at magbasa. Kasi, kapag pinaraktis mo paulit-ulit yung pagbabasa, papasok siya sa long-term memory mo. Wow! Hindi lang basta sa short-term memory mo. Experience. Yeah. Third, you have to know yourself. Kasi, more than anyone else in this world, ikaw nakakakilala sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo na hindi ka ganun ka kagaling mag-memorize or mag-gets mo agad yung ituturo sa'yo. Mag-aral ka na, malayo pa lang yung exam or kung ano man na recitation. Pero kung nag-work sa'yo yung cramming, magaling ka sa ganun, mas na-absorb mo yung ganun, no? Di mag-aral ka pag malapit na. So, kung ano yung nag-work sa'yo, work best for you, yon ang gawin mo. Know yourself. Number four, be prepared. Kapag magtitake ka ng exam mo, especially, dapat ready ka. Unang-una, dapat may mga ballpen ka or whatsoever, calculator, scratch paper, or kung ano pang gagamitin mo kapag magtitake ka ng exam or kapag pupunta ka sa klase, dapat ready ka. Hindi yung matutulog ka ng late sa gabi, tapos early in the morning, papasok ka sa school, makikinig ka sa teacher, eh, feeling sleepy ka naman. So, dapat be prepared. Kasi nga, if you prepared to fail, if you fail to prepare, you are prepared to fail. Yeah. Tama? Fifth, have to feed your soul, your heart, your mind, everything in you. Whole being mo, dapat napipit mo yon. So, kailangan kakain ka muna bago ka pumasok para talagang ma-absorb mo lahat ng mga lessons sa araw na yon. Tapos, dapat emotionally, spiritually, physically prepared ka makinig. Kasi pag merong mga barriers, wow! Wow! Pag nakikinig ka, hindi mo maiintindihan or medyo malalabuan ka sa discussion. Six. Relax ka lang dapat. Hindi yung pinapressure mo yung sarili mo na mag-aral, mag-memorize, sobrang pressure ka na. And sa pag-aaral mo, sa pag-review mo, nakalimutan mo na kasi nga napapressure ka na. Dapat relax lang. Maghanap ka ng time para makinig sa music or kumain ka ng food. Habang nag-aaral, pwede din naman yon. And dapat may leisure time pa rin for yourself. Seven. Time management is really important. Napaka-importante ng time management. Dapat alam mo yung oras pag mag-aaral ka, alam mo yung oras pag magse-cellphone ka, alam mo yung oras pag mag-aaral ka. Dapat meron kang maayos na time management. Hindi yung kung kailan mag-exam sa kaka sisigla ng pagse-cellphone. Walang papasok sa utak mo na gano'n. Eight. Do not use cellphone while reviewing. Kasi ang focus niya is nasa cellphone. So, matatempt ka mag-check ng messenger mo or Instagram mo habang nagre-review ka. Hanggang sa hindi mo na napapansin na nakafocus ka na dun sa ka-chat mo, eh iiwan ka din naman niya. No! Awesome!
A few moments later. Text ang mommy ko. Wow! Shall I? Ay, tita. Dito kakain ka ng baboy buto. Tita, pumunta ko dyan. Take it away! Dae. 9. Learning doesn't stop sa four corners lang ng classroom. Mas better pa din kung nagkakaroon ka ng discussion with friends, with family, na mas okay nga kung nag-o-post kayo ng mga insights, yung nag-a-argue talaga kayo para nalalaman mo kung tama ba yung pinapanigan mo or mali ba. Mas okay yun. Kesa dun lang sa classroom pagkatapos nun, wala ka nang pakialam. Kung ano na lang yung sinabi, yun na lang. Hindi. Dapat makipag-ano ka pa sa iyo. And lastly, the R10 tip. Tip? Yeah. Is pray. Diba? Pray lang. Kasi kahit hindi mo alam yung answer, mag-pray ka lang. No. God will be the answer. God is the answer. Hindi, totoo yun. No. Totoo naman. Hindi, mag-pray ka lang. Kasi kahit, if you're feeling pressured. Lalo na pagka yung ano, yung nagugulangan ka mo, hindi napasok sa utak mo yung pinag-aaralan. Mag-ano ka muna. Malilinis yung pag-iisip mo kapag nag-pray ka. That's it for my vlog. Kung nagustuhan niyo tong vlog na to, i-share niyo tong vlog. And kung nagustuhan niyo ako, no. You can follow me at my. Wow. Go. I hope you guys subscribe to my channel and please click the notification bell button for more upcoming videos. And please do share this video, baka makatulong din kami sa inyong mga kakilala about their study habits. Okay? See you guys next week. See you guys on our next vlog. Bye-bye!